Boom, show time. Stop muna natin yung trabaho natin kasi may tumawag na customer, meron pong problem yung solar niya. So, emergency po. Stop muna lahat ng activities ngayon. Punta muna tayo dun sa ating customer. Okay? So, stay tuned po. Ayan na mga ka-republika. Nandito, malapit na po tayo dito sa bahay ng customer natin. Located at Pabia. Balabag Pabia. So medyo tandaan lang sila kasi yung battery baka matumba. Run. Mga mga ka-republika, nito na tayo sa site. So, ito natin yung susi. Ayan. Kadisigilgan na po ng mga gamit. Ito po yung bahay ng customer namin. Ayan po yung mga connection namin. Pinonvert po namin itong ilang ayan, entrance cap niya before. Ayan o. Ngayon, ayan po. Ayan. Isang battery na lang. Papasok na tayo sa ating sistema. Yung complaint ko ng ating client na pag wala na pong init, yun na po yung problema niya. Ayan po. So, titest natin. Una is papatay natin yung panel para makita natin kung anong mangyayari sa battery kung mag-drop na yung battery natin. So, ayan po. Check natin ha. So, ayan itong stage. Ayan po. Kanina, nasa 54 pero bagsak siya ulit ng 48. So, ibig sabihin nga may something wrong yung tapos bypass na siya. So, ito po, ibig sabihin hindi na po nagpa-function yung battery. Sige. Balag natin ulit yung panel pag may charging. Ram 48 volts. Bigla siya. Dapat yan, yun. 56 kagad. Ibig sabihin, yan, 50. Ang bilis niya mag-charge. Pero hindi na nagsisave ng power yung battery natin. So, okay. So, proceed tayo sa per. Para malocate natin yung ano, yung kung saan yung battery na diferensya through analyzer. Para makita natin yung tamang status ng battery. Kasi pag may charging, ma-determine full charge. Pero pag nalolobat siya, diyan natin malalaman kung ano yung situation na natin battery. CCA natin is 100. So, ma-minus natin ito by 100. Okay, tapos enter. Good battery siya, pero low bat. Ah, no, no. 13.25 yung voltage niya. 100% health. Medyo tumaas konti yung resistance niya. CCA. Okay itong unang battery. So, hanapin natin yung sira. Yung sira ulo niya. Yeah. Paano masabi? Okay siya. 12.8. Maganda yung performance ng battery na to at saka ito.
yung problema is yung sa gitna. So, pwede tayo mag-anayos. So, sige. Proceed na tayo sa plano natin. Pasok natin yung dalawa. Yun yan. Pasok natin. Dalawa na. So sana po may improvement yung gagawin natin. Kaya kong pandarin yung system mo kahit walang battery. Katulad dito. I-test ko ha. Energized na siya. Paki-video bro. Yan. Kahit nag-BP siya, ibig sabihin battery not connected yung BP. Okay. Battery not connected pero it can function itself even without the battery. Okay natin kasi yung AC input hindi ko nilagay. Kasi pag nilagay ko yung AC input, magbabypass yan. What if hindi ko on yung AC input? Mangyayari, no choice yung system natin. Magso-solar panel siya. Okay. Test natin. Transfer tayo ng solar, ha? Pagkakayanin. Yan. Solar panel alone. Wala pong eleko. So, walang eleko. Pwede siya mag-function kahit wala po siyang battery. Nag-function po yung system namin. Kaya safe po siya. Ito po ngayon, makikita po ninyo, wala pong eleko. Yan, wala siyang bypass. BP lang. Ibig sabihin, battery not connected. Yan. So, yan yung mga ginagamit ng mga system. Kasi nga, pagdating sa mga customer, kasi customer magbabayad lang. Tayo naman, kasi tayo may nakakaalam ng mga installer, dapat bigyan natin yung customer na mas maganda. Just in case masira yung battery, kahit walang battery, gagana yung system. Pwede na! Ito po mga ka-republika. Ito po yung mga client ko po dito. So, ni-repair po natin yung kanilang system. Ay, sorry. Ni-repair po natin yung kanilang system. Ayan, lumandak na po. So, ma'am. Salamat po. Kamusta po yung services ni Sopes? Kayo po magsabi. Okay. Isang tawag lang. Pero hindi sumasagot kasi busy. So, pag nasagot ko naman yung tawag ng mga customer, kinakausap ko naman. Sige sir, thank you. Thank you rin. So, next week naman. Next week kasi schedule natin, tayo, mag-cleaning ng panel. Opo. So, yan po. Ma'am, thank you. Ito po yung guwapo ko na customer. Ito po yung bahay. Successful po yung repair natin. So, umandar naman po. So, makikita nyo po yung feedback ng customer natin na ano po yung feedback nila. Ayan po isang customer natin, si ma'am. Ayan po, foreigner po yan. Ayan po. Ayan, U-turn tayo. Hi, ma'am. Ayan po yung client ko. Ma'am, yung meron po akong YouTube channel, Karepublika,
check mo yung pangalan niya, Karepublika. Bali lahat ng mga solar installation ko, binablog ko. Ngayon, kamusta po yung bill niyo, ma'am? ₱200. Oo. Eh kung wala kang baterya. So, from 9,000 plus before? Hindi, mga 6,500. 6,500 ngayon, 200 na lang yung bill mo. Hindi siya nataas ng 1,000. Okay, so far, okay naman. So far, satisfied naman. Okay naman. Ayan pa yung customer natin. Opo. Ma'am, comment po kayo sa YouTube natin, ha? Sige. Okay. Sige po, ma'am. Salamat po. Oh, yan po. Yan po isang client natin, ha? Naka-CRV. Magkatabi lang kasi sila. So, nangyari po, before kasi nasa 6,000 plus yung bill niya. Nasa 6,000, 8,000, 9,000. Ngayon po, narinig niyo po yung sabi niya, nasa ₱200, tapos hindi naman siya tumataas na ng 1,000. So, yan po yung laro ng bill niya ngayon. Yan, mga Karepublika. Nakita po ninyo yung ginawa nating troubleshooting and repairs at the after sales solar system. Ito po yung system ni Sir Noel. At saka ito po yung system ni Mang Al. Ayan po. So, tapos sa inyong panonood at tapos yung akong video. So, don't forget